Magandang araw po sa lahat at welcome back po ulit sa aking channel. At sa video natin ngayon ay sishare ko lang naman itong aking natapos na incubator. So bali po ito ay order ng ating taga-subaybay from QC. Order po siya ng 100 egg setter and 100 hatcher. Ito nga po pala ay request niya dahil ang typical na nilalagay ko na thermostat sa 100 ay 6231A. So kung makikita nyo, lilitik pa din naman to. Ito kasing mga ganitong thermostat sa mga malalaking capacity ko. Sa malalaking capacity ko inilalagay. Ito, requesto ni sir na ganitong thermostat ang ilagay. So tumatanggap po ako ng ganun. Kung ano yung gusto nyo ipalagay na pyesa, kung ano yung gusto nyo ipalagay na thermostat, automatic water refill ba, o kung may gusto kayong ipamodified. So tumatanggap po ako ng ganung order. So yun nga lang, may dagdag po na presyo, hindi katulad dun sa typical na ginagawa ko. Pero ganun pa rin naman po yung design nito dun sa aking ginagawa na dati na 108-100. So 108 setter and 100 hatcher. Ito po kasi gusto ni sir automatic water refill na. Ayan, nandito siya sa gilid. Meron siyang lalagyan dito para sa ating water tank. Ayan, nilagyan ko na ng faucet. Tapos may water pan. Ang water pan nito nasa ilalim. Ayan. So ganun pa rin. Doon sa aking ginagawa dati, medyo tumaas lang ito ng 3 inches ang itinaas niya. Kasi dumagdag sa space sa ilalim yung ating water pan, yung lalagyan ng tubig. Tapos mas malapad ngayon ang ating panel para sa lalagyan ng ating thermostat na yan. Medyo malaki to, nasa 14 cm to. So pakita ko sa inyo yung loob, ganun pa rin. So ang nabago lang dito is thermostat and automatic water refill. 50 kTy si motor pa rin ang ating ginagamit. Doon nga pala sa ating yan, kung bakit dadalawa yung switch natin, kasi itong thermostat na to andyan na lahat. Pwede mong i-manual dito, arrow up, magsising ang ating tray papunta sa likod. Long press lang yan. Tapos kapag nilong press mo yung arrow down, magta-turn ang ating tray papunta sa harap. For example, magsasalang kayo tapos yung tray nasa likod, nakaharap sa likod. Hindi naman pwede na antayin mo pa yung 2 hours para lang makapagsalang ka, kasi after ang interval ng swing nito ay 2 hours. Hindi naman pwede na intayin mo yung 2 hours. Siyempre, manual natin. Yan, manual, long press natin yung arrow down para mag-swing siya sa harap. So, kaya dadalawa yung switch nito. Ang switch nito ay main switch lang at saka sa ating ilaw. Pag gusto nating silipin yung loob, nasa madilim na pwesto or gabi, buksan natin si ilaw, pero laging patay lang po yan. Ang motor natin, 50 kTyc. Ayan, 50 kTyc na motor. Chain type na po yan, para hindi stress ang ating motor pagtadrill ng ating 108 kung loaded man siya. Kasi kung lever, tapos 50 kTyc, pwersado ang ating motor. Hindi siya magtatagal. Tapos yan, pang-calibrate natin itong GQF na thermometer. So, napakaganda po nito, pang-calibrate. Tapos yung hatcher tray natin, fabricated ko rin po yan. Ang sukat nito ay 40 by 40 na mayroong 4 na kwarto. Yan, 40 by 40 centimeter to. Dalawa po siya. So, labas ko lang para makita nyo yung ating water. Ayan, water pa natin. Dito siya sa ilalim. Meron siyang float valve para hindi siya mag-overflow. So yung ating hatcher tray, meron din siyang aluminum sidings para smooth siya ilagay sa loob. Ayan. Walang sabit, swabe. Tapos ang fan natin ay nakalagay po dito ay Powder na brand, 4x4. Tapos 140 watts
130 watts na kantal coil. So ako na rin po ang nagpa-fabricate ng coil dito para matansya ko yung wattage niya. Ayan. So ganyan po yung setup ko. Ang airflow nito papunta dun sa wall. Ayan. Yung fan natin nakaharap dun sa wall. Paikot siya. Tapos ang butas nito ay 6. Ayan. Sa dito siguro ano ga mga ano to sinlaki ng hinlilit sa dalawa, tapos sa kabila ganun din, tapos yung dalawa na medyo malaki ang size. So hindi ko tansya kung anong size nito eh. Yan, nandiyan sa gilid, sa tapat halos ng fan, kasi ang buga ng fan natin papunta sa likod. Ito yung ano, ito yung best seller ko na design. So marami na akong na dispose na ganitong design, kasi konti lang yung mga kakain na plywood, tapos space saver siya, hindi siya takaw space, tapos maganda rin yung feedback sa akin ng ganitong design. May umorder sa akin na from Iligan. Maganda yung hatching rate. Marami agad siyang napapisa. So ayan, naka-calibrate pa din po ito. Ayan, kung makikita nyo naman, ito yung kanyang save value, set value, SB natin is set value, 37.5 ang ating set value. Present value natin itong malalaki na display sa taas. Present value ng temperature, and then present value ng humidity. So ayun, sa mga gustong magpagawa or umorder ng incubator, ako nga po pala ay taga Mindoro. PM nyo lang po ako sa aking Facebook, Yuan Abelia. So yun, maraming salamat po. So sa nagpagawa nito, si Sir from QC, maraming salamat po sa pagtitiwala. God bless po.